tayo. Ito di ba 43 inches ito. Ito ang kanyang issue. Kung i-on mo siya, may parang gustong lumabas. Ayun oh, kung makita nyo. Kaya lang hindi siya makalabas. Gawa ng ang frame ng LCD na ito ay nabengkong. Nabengkong siya oh. Gawa ng ito'y nilagay sa likod ng sasakyan. Nadaganan ito. Kaya nabengkong, kaya nabasag yung kanyang LCD. Bakit lang dapat ang problema nito? Ang problema, dalawa na ngayon. Ayun, magawin natin. Ayan yung kanyang model. Bukas na rin ang kanyang silyo. Kulang na rin ang tornillo. Malamang may nauna ng tumira nito at hindi lang tinuloy gawa ng basag na. Okay. Ito yung kanyang motherboard. Okay. Built in na yung kanyang tikon. Ayan yung kanyang papaklase natin at nang malaman kung ano ang talagang nangyari sa makikita nyo bengkong yung kanyang frame. Ito na, nabaklas ko na ito. Kung makikita nyo ang kanyang frame, talagang warak. Iangat ko ang LCD, makikita nyo. Ayan o, basag siya gawa nung pagkabingkong ng kanyang ng kanyang frame. Okay, babaklasin ko lang. Kung makikita nyo, maganda ang kanyang maganda pa ang kanyang kaluuban, no? Wala pang repair. Ngayon, sana yung problema nito ay yung backlight lang, gawa nang wala siyang ilaw. Ang problema ito, nabengkong. Nabengkong yung kanyang frame, yung kanyang housing. Ididiretso ko lang to at nang pagka pwede na siyang malibil na sa tama, ayusin natin yung backlight plus yung kanyang palitan natin ng LCD. Okay? Ito ba? Ako po, Tingting. Ito. Ito yung may damage. Isang ilaw lang. Papalitan ko na lang isang diretso concrete para kung may issue pa yung mga katabi hindi na uli manadamay yung ilalagay natin. Concrete na ipalit natin para isang safe. Ito na, okay na. Ayan o. Pinalitan ko ng factory cut. Ito yung kanyang dati o. Ayan o, kung pagbasta nyo talagang sunog na eh. Pagkaganyan ang mata nyan, yung mga katabi nyan, may tama na yan. Kaya ginawa ko, pinaritan ko na lahat para sumbol na. Ayan ha, binalik ko na yung kanyang kanyang huga. Okay. Testing natin kung okay na ba ito? Ayan, nilagay ko na yung kanyang kuga. Okay naman, malinaw naman siya. Ito, isinukat ko muna yung kanyang lumang lumang basag na LCD. Tingnan ko muna kung fit na ba yung pagkaka-align ko ng pagkaka-align ko ng frame. At mukhang ang okay naman ang pagkalan natin. Medyo wala namang sabit. Kakabit ko na yung talagang LCD at mukhang okay naman ito. Sigurado ko lang na okay ang pagkakalan para naman hindi sumabla yung pagsalpak ng LCD. Kasi ang frame nito tabingi eh. Ang hirap na.
ano, mga ito na. Okay, naisalpa ko na yung panel. Ayan, medyo naisalpa ko naman ng maayos yung panel na panel natin. Bingkong sa kanina. Lagi natin mga kaibigan. Lagi natin. Plug-in. Tapos power. Ayan na siya. Lumabas na yung kanyang maiwagang tatak. Okay. Okay. Ayan na siya. Okay. Yun. Kung makita nyo, okay naman. Nag-fit naman yung nilagay ko rito. Ano? Nilagay kong inayos kung ano. Wala naman nagiging issue yung pagkaka-align ko nung bingkong na ano. Bingkong na frame. Okay na siya, oh. Katakpan ko lang. Ito na, tapos na. Pinagbantaan lang sila, kaya napilit ang testigo. Nasa 4 mile ba nila si Marlita Pais. Okay. Ito ang sulat. Kung nagustuhan nyo man yung ating gawa at mayroon naman kayo natutunan. Subscribe nyo ako at like and share para mas marami pa tayo, para mas maraming makapanood ng ating video. Maraming salamat at magkakaroon ka lamang ang inyong ipon. GM Puting Ting TV. Mag-ingat tayo. Magandang gabi.